Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating weather update para po ngayong araw, January 22, 2022. Kung mapapansin nyo nga po, no, ayon sa ating bagong pag-asa DOST, meron po tayong isang low pressure area dito nga po sa may parte ng eastern section ng Mindanao, at ito nga po ay may posibilidad na makaapekto yung kanyang kaulapan sa malaking bahagi po ng Mindanao at ilang parte po ng Visayas. At ang umiiral naman po, no, dito po sa atin sa Luzon ay yung ating shear line at yung Northeast Monsoon ay nakakaapekto naman po yan dito sa may extreme Northern Luzon. Kung makikita nga po natin, ano, yung makakapal na kaulapan sa mga oras na ito, ay may mga posibilidad na po ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Pero ayon po, no, sa ating Japan Agency at ng NOAA, ay ito po ay isang cloud cluster pa lamang po. Pero ayon po sa ating pag-asa, bagong pag-asa DOST, ito po ay isang low pressure area. Check natin yung ating satellite image kung saan nga, no, makikita natin yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Kung makikita natin dito sa extreme Northern Luzon, ito nga yung makakaranas pa rin tayo ng malamig na panahon, at makakaranas tayo ng katamtaman na makulimlim na kalangitan dahil po yan sa mga maninipis na kaulapan na daladala po ng ating amihan. At yung ating shear line naman po, no, nakakapekto po yan dito sa may malaking bahagi po ng Luzon. Nakakapekto po ang ating shear line sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, at sa may Aurora and Quezon. At maging dito po sa may Pulilio Island, makakaranas po tayo ng mga posibilidad na pag-ulan. At yung ibang mapapansin natin, no, yung mga ibang kaulapan, ay posible po makaapekto dito po sa may Bicol Region, at umaabot po yan hanggang dito sa Mindoro Province. Dumako naman tayo dito sa may Visayas, kung saan nga, no, may mga posibilidad na pag-ulan na mararanasan, lalo po dito sa may Katbalogan. Daladala po yan ng kaulapan ng ating low pressure area dito nga po sa ating sa loob ng ating bansa. At dito naman po sa may Mindanao ay makakaranas din po tayo ng mga posibilidad na pag-ulan, lalo po dito sa may Caraga region na daladala po ng ating low pressure area. Yung mga kalat-kalat na pag-ulan na posibleng maranasan sa western section ng Mindanao at ng Visayas, ito po ay bunsod ng ating localized thunderstorm. At maging dito po sa may Palawan, may mga posibilidad po tayong mahihina at katamtamang pag-ulan na mararanasan. At ayon nga sa ating advanced weather forecast, no, yung minomonitor natin na to na low pressure area na ngayon na posibleng maging bagyo nung nakaraan, sa ngayon nga po bumaba o lumiit yung chance niya na maging isang ganap na bagyo. Pagdating nga po ng January 23, ito nga po isang low pressure area pa rin makakapekto sa may Mindanao at Visayas. At pagdating po ng January 24, kung mapapansin natin, no, halos stationary yung ating low pressure area, pero yung kanyang kaulapan ay makakaapekto dito po sa may Visayas and Mindanao. Pagdating naman po ng January 25, ito nga po yung makakaapekto na dito sa malaking bahagi ng Visayas, at ito nga pong low pressure area ay tatawid sa landmass ng Mindanao. At pagdating naman po ng January 26, makikita nga po natin, ano, na yung pinakasentro ng low pressure area ay nandito na po sa may Sulusi. At makakaranas po ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas, at aabot po ito hanggang Metro Manila, hanggang dito po sa may Bicol Region. Makakaapekto rin po yan sa may Quezon, at makikita nga po natin yung shear line, ano, ay alos magkakaroon sila ng combination nito ng bunsod ng ating low pressure area. At pagdating naman po ng January 27, ito nga po ng low pressure area ay dito na po sa area ng Palawan, at may mga posibilidad na po tayo ng mga katamtaman at bigla ang pag-boost ng pag-ulan dito nga po sa may Palawan. At makakaranas po ng mga pag-ulan dito po sa may Tugigaraw, sa may Metro Manila, at dito po sa may Isabela. At pagdating naman po ng January 28, mapapansin natin yung low pressure area
wala na po yan sa landmass ng Palawan at makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan dito po sa bahagi ng Luzon, bunsod pa rin po yan ng ating shear line. At pagdating naman po ng January 29, kung mapapansin nga natin yung low pressure area ay aangat po yan at may posibilidad pong mag-curve po yan papunta ng Taiwan at palabas po ulit ng ating bansa. By January 30, makikita nga po natin ano, na may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan mararanasan dito sa extreme northern Luzon. At kung mapapansin natin yung pinaka-low pressure area, dito nga po sa eastern section na ng Taiwan. At pagdating po ng January 31, mapapansin nga po natin na ito nga po ay lalabas na ulit ng ating power line. Inuulit natin, ano, ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Gaya nga po nung nakaraang advanced weather forecast natin, ito nga po ay bago tumawid or pagtawid ng landmass ng Mindanao, ito po ay posibleng maging bagyo. Pero sa ngayon po sa ating advanced weather forecast, ito po ay mababa na ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon po, ito pa lang po ang available data natin para po dito sa ating minomonitor na low pressure area at sa ating advanced weather forecast. Manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga pagbabago na ating nakikita dito sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note to copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.